dalawang lalaking sangkot sa pagligpit kay Marnel Bulahan. Dinampot na nga ng mga NBI ang dalawang lalaking sangkot sa pagligpit kay Marnel Bulahan. Yan ang kinumpirma ng balita ngayon sa social media. Lumantad na nga ang dalawang lalaking sangkot sa pagligpit ng nawawalang seaman. Ayon nga sa sikat na psychic na si Jay Costura, ay may dalawang lalaki ang nagtapo ng katawan ni Marnel Bulahan. At ayon nga sa balita, ay lumantad na umano ang mga ito para isiwalat ang kanilang nalalaman, lalong-lalo na kung paano nila isinigawa ang naturang plano sa pagligpit kay Marnel Bulahan. Ayon nga sa kanila, ay malaki ang naging ugnayan ng misis nito dahil matindi umano ang galit ng naturang misis dahil hindi na sasakay ng barko ang naturang seaman na naging dahilan ng madalas nilang hindi mapagkakaunawaan na nagresulta nga sa pagbawi ng buhay ng nawawalang seaman. Ayon pa nga sa mga kapitbahay, ay nagtatago na rin itong kabit ni Mrs. dahil isa umano sa dahilan kung bakit iniligpit nila si Marnel Bulahan ay gusto nang magsama ni Mrs. at ng kanyang kabit. Ayon pa nga sa dalawang taong sangkot sa pagkawala ni Marnel Bulahan, ay nagmamakaawa pa umano itong wag siyang iligpit at nagawa pa raw umano nitong tumakbo para malayo sa mga taong humahabol sa kanya, ngunit hindi na siya nakalayo pa at ito'y naabutan rin. At talagang matagal na nila itong pinagplanuhan ang isinisigawang pagligpit kay Marnel Bulahan. Ang nakakalungkot lang ay malapit sa kanyang puso ang mga tao na iyon, kaya nakakadismaya dahil lang sa inggit at pera ay nagawa nilang bawian ang buhay ang taong nagpatuloy sa kanila sa kanyang lupa na pagmamamayari. Dagdag pa nga ng dalawang lalaki, nakatakbo pa daw ito sa malapad na tubigan at lumuhod na nagmamakaawa na huwag tapusin ang kanyang buhay. Ayon pa nga sa sikat na psychic na si Jay Costura, ay patunay lamang ang 4 na lumabas sa kanyang baraha na kung babasahin ay 4 na sulok ng bahay o kasama mismo sa loob ng kasambahayan. Dahil dito ay lalong lumakas ang kutob ng mga netizens na ang pamilya nga ng misis nito ang may kagagawan ng lahat. Dagdag pa ni Jay Costura, sa ilog na may malapad na daan ang kinaroroonan ng nasabing seaman. At ngayon nga ay posibleng itinago ang mga labi nito. Ngunit inilipat na naman daw ito sa loob ng septic tank sa ibang parte ng katawan nito. At ang iba din umano ay ibinaon sa 3 baitang ng hagdan. Nabanggit nga rin ng sikat na psychic na may babaeng involved raw ng kanyang biglaang pagkawala, ngunit hindi naman niya direktang sinabi kung sino itong babae, ngunit alam naman raw ng mga netizens na ang tinutukoy nito ay ang mismong misis nito. Kaya malaking tulong di umano sana kung magsasalita di umano itong misis sa kanyang mga nalalaman kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanyang mister. Dahil nga sa mainit na balita na may kirelasyon ngang pulis ang naturang misis, kaya ito'y sobrang excited na makakuha ng death certificate sa naturang mister kahit wala pang katawan na na-recover. Kaya na magpasa ito ng salaysay sa mga taga-NBI ay sinabi na nitong siya ay byuda na labis namang inalmahan ng mga netizens at ng pamilyang Bulahan. Samantala, marami namang mga netizens ang nagdududa tungkol sa paglantad at pagka-aristo di umano ng dalawang sangkot, dahil ayon sa kanila ay marami di umanong nagpapanggap na alam nila kung nasaan si Marnel Bulahan dahil sa napakalaking pabuya dito. Kumpirmado ngang planado ang pagbawi ng buhay ng naturang seaman at matagal umano nila itong pinagplanuhan, at matagal rin umano ang pagkuha nila ng tiyempo dahil hindi umano basta-basta itong si Marnel Bulahan, dahil magaling rin ito sa labanan. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Hiling ko lang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Sir Marnel Bulahan. Sir Nilmar Bulahan, since ikaw ang pinakamalapit na kapatid ni Sir Marnel Bulahan, dapat ipa-lie detector test ang mga suspect na si Chila Fuliga, ang mga kapatid, ang nanay at tatay ni Chila Fuliga. Maski ang dalawang anak ni Sir Marnel,
Since wala namang mahagilap na matinding ebidensya, siguro dyan tayo mag-umpisa sa pag-iimbestiga ng kanilang mga salaysay. Sa ayaw at sa gusto ng Family Fuliga, kailangan sumailalim sila ng lie detector test. Diba, hustisya ang hinahanap natin para kay Sir Marnel Bulahan? So kailangan natin pa paimbestigahan ang taong nakapaligid o nakasama niya bago siya nawala. Naiipit si Chila, kakampihan niya, pamilya niya, kaya tahimik lang siya at di nagsasalita. Hawak siya ng mga mismong kapatid niya, wag na wag magsasalita no matter what. Paano naman yung nawala ng buhay? Pumanig naman kayo sa tama, Chila, kahit gaano ka pa kasama kung sa huli may pagsisisi ka, tatanggapin ka ng ating Panginoon. Noong isang araw, maaga akong nagising, mga 5:30 AM siguro yun. Wala naman akong magawa kaya nag-FB na lang ako, din pag-open ko ng FB. Agad nag-play yung live na hinahanap yung katawan ni Sir Marnel. Naging palaisipan na sa akin kaya napunta ko sa YouTube para tingnan kung ano ba ang case na to. Napanood ko naman lahat. Bumalik ako ng kwarto kasi parang inaantok na ako, siguro bandang mga 10 past na. Nakahiga ako tapos sabi ko sa isip ko, ano kaya kapag nagpakita sa akin si Sir Marnel, ganun ako feeling ko makakatulong kapag nangyari mga ito. Sa kakaisip ko, di ko namalayan, nakatulog na ko. Isang masamang panaginip ang bilis ng eksena sa panaginip ko. Naglalagabalab ang apoy sa mga kakahuyan kapag nakakita ako ng isang lalaking doon mismo sa apoy, nagliliyab ang buong mata tsaka ayoko na doon. Humihiyaw na ako sa pagnaginip ko. Kasi di ko kayang natatakot ako, binabangungot na ako, di na makagalaw ang katawan ko. Napanaginipan ko po si Sir Marnel. Ayon sa part 1 ng video, sinong maniniwala na 2,544 square meters na lupa ay nagkakahalaga lang ng 60,000? Ako nga, 75 square meters lang na ibili ko din ng 75,000. At si man si kuya, ayon sa imbestiga ni Rafi Tulfo, tinanong ang asawa kung may naipundar asawa niya. Meron daw yung lupa na 2,544 square meters. At tinanong ni Sir Rafi kung magkano ang lupa, 60,000 daw. Hello, bilhin ko na po yan, 100,000 lupa. Kung 60,000 lang bili ng asawa mo niyan, may tubo ka pang 40,000. At ayon nga sa kwento ni Mr. Seaman sa kapatid niya, may utang ang kapatid mo na nakababata ng 100,000 kay Seaman. At pinalukso ka ng kapatid ni Seaman ang tanong sa'yo kung nabayaran na ng kapatid mo ang 100,000. Ang sagot mo sa kapatid ni Seaman, oo na kuya, nabayaran na. Tapos nung tinanong ni kuya na kapatid ng Seaman mismo, sa Rafi Tulfo, sabi ng kapatid mo na nakakabata, wala siyang utang na 100,000 sa asawa mo. Diyan pa lang, tiklo na kayo. Di man sa panghusga kay Chila Fuliga, daig pa niya ang architecture. Talagang pulido ang plano at ng mga kasabot mo.